2007. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Narito po ang bahagi ng Ebanghelyo para sa araw na ito. Pinagbasdan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, "Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad at sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na mapabilang sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Tunay nga mga kapatid na ang makapasok sa kaharian ng Panginoon ay hindi ganun-ganun lamang. Subalit hindi ibig sabihin ito na ang maging mayaman ay masama at kasalanan lamang. Ang kayamanan ay maaaring humila sa atin ng papalayos sa Panginoon. Pero ang yaman bang ito ay nauukol lamang sa mga bagay na material sa ating buhay? Mga kapatid, asa aayon sa aking karanasan, alam niyo ako ay hindi mayamang tao, mahirap lamang akong tao. Pero sabi kasi ng Panginoon, kung saan nakahilig ang puso ng tao, ay naroroon ang kanyang kayamanan. Kaya bagamat ako'y hirap sa buhay, sa mga material na bagay, mayroon din akong mga yaman na hilig ng aking puso. At hindi ito yung salapi, pagkat kulang ako sa salapi. Ano yung yaman na sinasabi ko sa aking sarili? Tulad ang sinabi ng Panginoong Jesus, kung saan nakahilig ang puso ng tao, naroon ang kanyang kayamanan. At ang aking puso nung araw, mga kapatid, ay nakahilig sa napakaraming bisyo. Marami kong mga gawain, hindi basto. Mga bisyong nakapaglalayo sa akin sa Panginoon. At hindi ko ito namamalayan. Subalit napakabuti ng Diyos. Tunay na napakabuti ng Panginoon Diyos. Pagkat dumating yung pagkakataon na ako ay naanyayahan sa isang gawain, sa isang seminar, at doon ay nakilala ko ang aking pagkakamali. At sa aking patuloy na pagbabasa ng banal na kasulatan sa araw-araw, sa umaga, pagkagising ko, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. At pagkatapos noon, ako ay tumutunghay sa banal na kasulatan sa bagong tipan. Kapraso lang naman ang aking tinutunghayan. At sa pagbabasa ko ng bagong tipan sa araw-araw, nagising ako, naramdaman ko sa sarili ko, ako pala ay malao ng patay. Patay ako dahil sa aking mga kasalanan. Patay na patay pala ang aking buhay espiritual. At napakabuti ng Diyos. Ako ay nakarating sa isang seminar at doon ako ay namulat. Nakilala ko ang aking pagkakamali. Inamin ko ang aking mga pagkakamali. Inamin ko sa Panginoon Diyos at talaga sinuko ko. Pero alam niyo, ang pagsuko ko yun, hindi ko kinusa eh. Hindi ko po isang gustong mag-surrender ng sarili ko sa Panginoon. Ito yung grasya ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos. Na sa isang salita lamang na narinig ko, namalaya ko sa aking sarili. Ako pala ay makasalanan at nagkasala sa Diyos. Yun lang yung grasya na yun. Ang nagdaan, ang naging daan ko pang ako'y magbalik loob sa Diyos. At naramdaman ko nga ang pagkakaroon ng bagong buhay sa Espiritu. Mga kapatid, alam niyo ba, yung bisyo ko hindi ko inalis. Pero paano ko nakalaya sa aking mga bisyong ito? Nang tanggapin ko ang Panginoon Diyos at bigyan ako ng bagong buhay sa Espiritu, ang grasya ng banal na Espiritu ang kumilos sa aking puso at ang aking puso ay nawala ng hilig sa lahat ng mga bisyo na noon ay aking ginagawa sa araw-araw. At dahil doon ako ay nagkaroon ng bagong buhay sa Espiritu at nakapagsimula ko humakbang palapit sa Diyos. Pero mga kapatid, bidaw, hindi po ko lumakad ng simple o ng smooth ang aking paglakad sa buhay na ito. Dumarating talaga, dumarating sa buhay ng tao na minsan madadapa ka. Pero andyan ang Panginoon Diyos, muli ka niya itatayo. Kasi kapag tayo inangkilan ng Diyos na anak
na kanyang anak, hindi na niya tayo pababayaan. Iingatan tayo ng Panginoon, madapaman tayo, andyan lagi ang kamay ng Diyos upang tayo muling itayo at sa kanya ay makabalik. Purihin ang Panginoon at maraming maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.